Mga kabukol, siya nga pala nilagyan ko yan ng salt and pepper, tsaka nag-squeeze ako ng lemon. So, tara, tara, turn on na natin yung heat. Ayan, tapos, takpan na natin, may design pa, no? Tinakpan ko yung mata, ha? Ay, sorry. Ayan, takpan na natin. Ayan, let it, tignan natin kung ilang oras maluluto, ah. 12:16 na ng tanghali. Sorry nga pala mga kabukol, kanina nasabi ko turn off. Turn on pala yung kalan. At syempre, ito mga kabukol, kakain na naman ako ng rice. Pero organic brown rice ngayon yung iluluto ko. So syempre, masarap yung ulo na yun kapag may rice, diba? So ayan, ang lulutuin ko 1/4 cup lang. Kasi ako lang naman mag-isa, tsaka marami yan. So, let's start the cooking and I will show you later. Mukbang tayo. Ayan mga kabukol. 12:29 kasi tingin ko luto na, oh. Luto na siya. Tingnan nyo. Ang sarap-sarap. Mukhang masarap. Lagay na natin yung ating mga gulay. Ayan. Tapos tatakpan natin yan. Tatakpan natin. Tapos tsaka ko, papatayin nyo. I will turn off the stove. Patayin natin. Tapos, we leave it there around mga 3 minutes. Okay? Tapos kakain na tayo. Mga kabukol, dahil wala si Hubby, yan, lulutuin na natin yung ating yummy ulo ng pink salmon. Tinakpan ko yung mata para kung mapanood niya yung video. Hindi siya mandiri. Tsaka kasi may mga ilang kaibigan din akong foreigner, yung makikita nila to. Tinakpan ko yung mata. So, yung mga nakalagay dyan, mga kabukol, ay, tingnan natin, ha? Nilagyan ko yan ng carrots. Takpan natin yan. Nilagyan natin na ng carrots. Yan, may carrots. Maraming onion leek. Onion leeks. Tapos, may mga luya yan sa ilalim. Nilagyan ko rin yan ng konting tubig. At merong sili. Hindi ko alam mga kabukol kung anong klase ng sili yan eh. So, papakuluan natin yan. Tapos, pagkatapos niyang kumulo, papatayin ko yung, I will turn off the heat. No, the stove. Kasi ilalagay ko itong maraming talbos ng kamote. Nilalagay ko yan kapag off na yung kalan. Tapos saka ko siya ipapaibabaw. Kasi masarap yan pag hindi overcook. So, lutuin na natin mga kabukol. Tapos, ganito itsura niya. Pagandahin natin. Nakita ba yung Ayan. Ayan, ganyan na itsura. Luto, mag-turn off na natin yung apoy para start na tayo. Mga kabukol, ready to fight na. Ayan, tinakpan ko na naman yung mata niya para hindi kita. Napansin nyo, merong konting sabaw at yung talbos ng kamote nasa ilalim niyan. Gumawa rin ako ng sawsawa na toyo at saka nilagyan ko ng maraming, nag-squeeze ako ng maraming lemon dyan. Nilagyan ko ng paminta. Saka ito ang ating organic brown rice. So, tara na mga kabukol. Let's fight! Hi mga kabukol. So, eto na. Ready na. Let's fight! Let's begin the battle. Magkakamay tayo syempre mga kabukol. Ito oh. Ang taba niya, mga kabukol, mataba. Sarap. Masarap nito. Mga kabukol, mga ilang weeks na rin. Mga 1 week na siguro akong kumain ng rice. At kakain na naman ako. Well, anyway, brown rice to. Mga kabukol, bawal to dun sa mga may bukol ha, na may sugat. Bawal to. Lalo na kapag ang sugat ninyo ay sariwa. Kasi yung bukol ko, tuyo na. Kaya paminsan-minsan kumakain ako nito. Naglalaway na ako mga kabukol. May sabaw siya.
Ang sarap! Oh my, ang sarap! Oh my! Magkakamay. Sabi ko, magkakamay. Ba't nagkukutsara ako? Oh my, ang sarap mga kabukol. Ito, oh, medyo mataba. At brown rice. Ang sarap. At saka onion leeks. Carrots. Ang sarap. Masisira ang diet ko dito mga kabukol. Kinutsara ko kasi kukuhanin ko yung taba ng ulo. Masarap po mga kabukol para sa inyo. Mga kabukol, meron nga pala akong inumin sa tabi ko. Ito. Ito yung juice na ginawa ko for summer. Fresh lemon, mint, ginger, at saka fresh lemon, lemon, mint, ginger, lime, at saka may organic honey. So, end time na mabulunan ako, meron akong inumin. Sarap. Ang sarap mga kabukol, oh. Onion leeks. Sarap. Ito na. Kukuhanin na natin yung pisngi niya. Pero tatanggalin natin itong mata, mga kabukol. Baka makita ako nung sabi ko, pero kakainin natin yan. Ito na po! Ito, alam nyo mga kabukol, dito sa, anong to ang malaman dito, di ba? Yung pisngi niya. Yung pisngi, mga kabukol, ang laman niya. Alam nyo mga kabukol, dapat next week pa akong magbablog eh, nito. Kaya lang, masarap kasi itong, isdang to. Pag binili mo, lutuin mo agad. Kasi hindi na siya fresh pag pitagal mo siya sa freezer. Kaya niluto ko na siya. Ayun mga kabuko dito para sa inyo. Talbos ng kamote. Mga kabukol, meron na akong gustong i-share sa inyo. Doon sa mga may breast cancer, yung iba kasi nadadali yung buhay, tapos nagtataka sila, bakit ganon, hindi bumubuti yung pakaramdam nila, or hindi sila gumagaling. Kasi alam nyo mga kabukol, importante sa isang may sakit, yung acceptance. Kailangan matanggap niya na may sakit siya. Kung ano yung sinabi ng doktor, halimbawa sinabi ng doktor na cancer yan. Siyempre, sa una, mahirap talaga tanggapin mga kabukol. Ako nga, nahirapan din akong tanggapin eh. Pero, ang natutunan ko, kasi 2 years na akong ginagamot. Ang natutunan ko, kapag tinanggap mong maluwag sa dibdib mo na may sakit ka, gagaan ang pakiramdam mo, tapos hahaba yung buhay mo. Kaya ganito itsura ko mga kabukol. Tingnan nyo nga mga kabukol, ang lakas ko kumain eh. Alam nyo yun? Ang sarap nito oh, yung pisngi niya. Napapapikit pa ako sa sarap. Ang sarap mga kabukol. Sira na naman ang diet ko nito. Mga kabukol, hindi ko to ina-advise dun sa mga
may sugat ha, katulad na nabanggit ko. Kasi kapag ka may sugat kayo at yung sugat nyo ay sariwa, at wala kayong iniinom na gamot, hindi kayo pwedeng kumain ng mga malalansa. Kasi hindi, lalong hindi gagaling yung sugat nyo, mananariwa, tas mangangamoy. Dati po, yung sugat ko, ganun. Sorry ha, nasa harap tayo ng pagkain, ganun ang pinag-uusapan. Pero totoo kasi. So, yung sugat ko kasi magaling na, tsaka tuyo na siya. Kaya pwede akong kumain para sa inyong mga kabukol. Sarap, sarap, sarap. At sa mga kabukol, yung mata, hindi ko ipapakita yung harap. Kumakita ni Kevin. Kainin natin. Aliwaw, ang sarap. Gulay. Mga kabukol, itong niluto ko, mas maraming gulay. Sarap. Ang sarap. Ang taba. Ang taba. Kaya tumataba ako eh. Ang sarap kumain eh. Alam niyo yung ayun, dinukot na. Dinukot ko na yung ano nang sa may mata. Ayan o. Oh. Ang sarap. At eto pa. Dukutin na natin yun. Ang sarap mga kabukol. Eh di wow. Ang sarap. Ito yung namimiss nila eh. Yung mga foreigner. Yung mga ganitong pagkain. Ayaw nila. Ang sarap kaya. Namiss nila. Ito yung malaking bagay na pagsisisihan nila. Si Kevin kasi ayaw itry eh. Eh ang sarap pa naman. Ang sarap kumain. Lalo na pag gusto mo. Ang tagal ko na, parang 1 year na akong di nakakain nito. Kasi pihira nga akong pumunta sa G-Mart, sa international store. Ang sarap. Ito o, yung pisngi niya. Alam niyo yun, yung malambot na parte. Ang sarap. Ano ko, pinapakaramdaman ko baka may tinik. Parang meron. Ay, oo, meron. Ay, meron. Meron pa. Ang sarap. Ang daming gulay. Carrots. Mga kabukol,
Ako meron akong allergy sa carrots kapag kahilaw siya. Pero pag niluto siya, okay lang sa akin. Tapos, talbos ng kamote. Ay, talbos ng kamote. Sarap. Ay, ay, ay. Onion leeks. Hindi masyadong maanghang kasi hindi ko masyadong dinamihan yung sili. Ang sarap. Satisfied. Na-satisfied po yung cravings ko. Kasi nagki-cravings talaga ako eh. Alam mo yung mga kabukol, konti lang pinahin ng kanin. Bawal magsalita pag kumakain eh. Pero, kain tayo. Matatapos na ako. So mga kabukol, salamat sa panonood nyo sa vlog ko. Sana nag-enjoy kayo at sana huwag kayong magsawa sa panonood sa aking channel. At sana mag-subscribe kayo. Spread the word! So, good health to everyone, mga kabukol. Thanks for watching! Bye! At ito mga kabukol, ang pinaka nakaka-excite kapag kumakain ka ng ulo ng pink salmon. Yung hahatiin mo yung ulo niya, tapos hahanapin mo kung nasaan yung utak niya. Diba? Totoo, hinati ko siya. Tapos sisip-sipin. Aro, sip-sipin na yan. Ito oh, sisip-sipin para sa inyo yan. Ayan, 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 ayan. Ayan na, ayan na, ayan na. Sarap. Ito pa, isa pa, ito pa. Sarap. Alam niyo mga kabukol, kaya nawala yung lansa niya dahil dun sa maraming onion leeks at saka nilagyan ko ng yun nga, luya. Tapos parang in-steam lang siya. Ang sarap mga kabukol. Craving satisfied. Oh, mga kabukol. This is the aftermath of my plate. Wala akong gana eh. May cancer pa yan, mga kabukol. Tingnan nyo. Kung buti na lang, wala kaming pusa. Kung may pusa ka, may kawawa siya. Wala siyang makakain. Wala akong kagana-gana. Kaya walang naniniwalang may cancer ako eh. Ayan oh. Ay nako, ang sarap kumain.